Magandang araw sa inyo lahat, mga kapatid ko, no? Mga regular supporters and listeners, mga, yun po, no? History is like chismis. Ano nga ba yung history? Ha? Ano nga ba yung history? No? So, yung perspective ng history, what is history? So, syempre, nalilimitahan. Syempre, halimbawa, history, nag-away ang China and British. Opium War and 2, 1 and 2, between British and China. Pag ang nagkwento ay ang China, bida ang China. Pag ang nagkwento ay ang British on their conquest or war nila, sino bida? Siyempre ang British. Pagka between Indian and between the war Indian and cowboy, siyempre bida cowboy. Kontrabida Indian. Indian. Of course, pag Indian ang nagkwento, mapang-api ang mga cowboy. Mali ang cowboy. So depende sa perspective ng kusino, kaninong kanino, sino, bakit sinulat ang isang history. Sapagkat noong araw, pag nagsulat ka, ibig sabihin merong purpose yan. Maaring yan ay decree o isang utos ng hari. Mag-ulat, magsulat, or may nagpondo. Kagaya ni Rothschild, si Jake Nathan Rothschild ay pinondohan niya si Karl Marx para sumulat ng Das Kapital. So alam niya naman kung ano yung Das Kapital. So sinulat siya ni pinondohan ni Nathan Rothschild ang Das Kapital. Sinulat ni magkamag-anak, malaking magkamag-anak yan eh. So pinondohan. Pag nagsusulat ka, may pondo yun. Kailangan mo na siyempre ng pondo. Ano ka, magsusulat ka, wala kang pondo. Siyempre may pera. Kaya ka nagsusulat ay may skills ka sa pagsusulat, babayaran ka magsulat. Nagsulat ka saan? Sa tabloid, binayaran ka. Bagkat skills mo magsulat sa mga pahayagan, binabayaran ka. Content writer, historian, o sinulat mo yung history ng kapilya, history ng church, history ng ano, may nag-ano sa'yo, may nag-kontrata sa iyo na pakisulat nga itong ganito. Walang pinagkakaiba yan, pakiblog mo nga ito. Nag-PM sa'yo, pakiblog nga ito. Diba? Pakiblog mo nga itong galit ako dito. Si, ano pangalan yan? Yung sikat ngayon. Yung namimigay ng bigas. Basta, naiingit ako dyan eh. Sikat yan eh. Pakiblog mo nga yan. Magdo-donate ako. Oh. Kahit na walang kasalanan sa iyo yun, siyempre, sa palabasin mo, masama yun. Diba? Ilalagay mo doon sa vlog mo, sa history mo, sa lahat. Ay, napakasamang tao nito. Scammer ito. Oh, tapos nauna ka pa makulong ngayon, may hurada. Oh, sino mga kalaban? Oh, may hurada. Nagsulat, di ba? Nag-vlog, di ba? Sino pa? Siyempre, depende yan kung kani sino magbibigay. Di ba? Sila Takeru, yung mga UTW. Di ba? Kung saan sila kumikita na madaling paraan. So, halimbawa, si Bungo, no, nagbablog siya. Ha? Vlogging, parang susulat ka na rin yan eh. O, kung sino yung sikat, di ba? Yun ang binablog niya, inaaway niya, basher. May pera sa basura. Kay Bungo, may pera sa pangbabash. Bakit? Pag siniraan mo yung mga idol nyo, sikat, si Rapi Tulpo, siraan mo. Eh di maraming ano yun, eh di maraming magbabasa, no? Maraming kalabang ka. Marami kang iinisin, no? Tuwan-tuwa naman siya. Machunis, machuchis. May mga ganun eh, yung sa this time, gustong sinasaktan ng sarili. Siya naman, tuwan-tuwa pag minumura siya, parang tuwan-tuwa siya pag may naiinis siya. Parang trophy sa kanya yun eh. Mga may psychopathic disorder. Na pag minumura siya, tuwan-tuwa siya. Gustong-gusto niya yung mag-iniinis. May ginagalit siya ng tao. Pag nagalit siya, parang kulang sa pansinto ng bata eh. Ganun lang yan.
Ganun po nangyari dyan. So ang history po ay depende po yan kung sino nagpondo, sino nagsulat, kaninong perspective. Siyempre sa historian, sino nagpondo sa iyo? Siyempre, ang nagkapalabasin mo dyan, sikat ako dyan. Oh, historian ka ba? Ano pangalan mo? Oh, pakisulat mo nga yung ano, historiador ka pala. Oh, popondohan ko yan. Walang nga eh. Alam nga bang isulat mo doon ang puro against sa akin? Di ba? Siyempre, ang isusulat mo doon, yung mabango ako, sikat ako. Di ba? Alam ba, presidente ako, gumawa ka ng libro, sip-sip ka sa, sinisip-sip mo naman, sip-sip ka naman sa akin, di ba? So, gawa ka ng libro, siraan mo mga Marcos, akong pabanguin mo. Di ba? Di ba? Eh si Ambito Campo, ano ba yan? Anti-Marcos. Bakit anti-Marcos? Oligarch yan eh. Saan ba nag-ano yan? Sa mga mayayaman. Hindi ko nababanggitin, pero nakaharap ko na yan, kilala ko yan. Kasi naka-attend na ako sa mga ilang seminar niya. No, pumupunta sa school namin yan eh. Kasi sa school din namin, sa, kumbaga, isa kami ng school. Ano rin yan eh, professor din dyan sa school, kung saan ako nag-aaral, yung pangalan ng eskwelahan namin at saka pangalan ng pinaglilingkuran niyang eskwelahan, iisa amin. Oh. Eh di syempre napunta sa school namin niya, sa branch ng school namin. Oh, eh nagkasalita siya doon. So, saka pagka pumupunta ako sa mga seminars, eh nandoon yan. Sikat yan. Magaling magaling magsaliksik. Actually, parehas nga kami ng ano kay Dr. Jose Rizal eh. Ng findings, no? Pero hindi na yan umimik, hindi na nagsalita yan eh. Ako hindi na rin ako nagsalita ba. Pero kung titingnan namin ng history talaga, plausible talaga eh. Yung kay yung ano ni Jose Rizal. Chismis yun, pero plausible. No? So, ang history, depende yan sa perspective ng nagsusulat. Kung sino nagpondo, bakit nagpasul, bakit siya nagsulat? Yung purpose nun. Di ba? Para ba siraan si Francis Leo Antonio Marcos? O kung sino man ang pwedeng siraan? Di ba? O, yun yung mga nagpondo, mga kalimitan na ng may history, yung mayayaman. Eh kung mahirap ka, ibabayad mo sa, meron bang tanga na history ka, yung gagawin ka ng ano, mahirap ka, wala siyang pakinabang sa iyo. Ano yun? Siyempre, kaya kung sinusulat noon, either nasiraan ka, kagaya ng ginagawa ng Bongo, siraan ka para maraming manood sa kanya, makakuha siya, makukaw yung pansin, makapasok siya sa scene, ano? Yung makikiride on ka sa kasikata ng issue, 'di ba? Yung rider, magra-ride ka doon para mapansin ka rin doon. Maraming purpose siya, syempre. Ano kalimitan niya? Financial gain. Pera. 'Di ba? So mas magaling kang magsulat. O kaya, pwede ka rin namang wag magsulat. Wag mong isulat. 'Di ba? Babayaran kita, wag mong isulat 'yan. Kasiraan ko 'yan, wag mong isulat. Ay, 'di ba? Bakit po? Yung anak ko kasi nabangga, may sinagasaan. Hit and run. O, huwag mo isulat. Isulat mo, mabubuti kaming tao. Merong news blackout eh. Binabayaran na dito. Yung, kaya manood kayo nung ano, Bagman. Yung The Bagman. Yung sa Netflix. O, nandoon. Binabayaran na. Yung mismong paayag, yung mismong ano na, CEO na yung binabayaran. Kaysa babayaran mo pa yung mga reporter, ang dami. So, yung may-ari na mismo. Kaya ang gagawin ng may-ari, oh, bakit niya nilabas to? Papagalitan niya. Bawi niya itong balitang to. Kaya may editor-in-chief. So, lahat ng balita rito, pagka against kay congressman, hindi pwede yan. Nakakasira kay mayor yan, kay governor yan. Walang balitang lalabas dapat. Di ba? Ganun yung, yun yung, ano natin. So, pera-pera yan eh. Ha? At saka kapangyarihan, power struggle. Kung sino makapangyarihan, siya yung sikat dyan sa history. Kung anong bansa. Depende yan eh. Kung ang nagkukwento, US, siyempre sila sikat. Kami sikat. Pero pag Russia ang
nagsulat, kami sikat, kami Russia. Russian kami, sikat kami. Ganun lang yan eh. Kaya depende yan kung ano. Ngayon naman sa tungkol naman dito sa chismis. Marami kasing sources of history. Sources of history. Pag nag-aral ka ng historiography, nag-aaralan mo yung iba't ibang ano eh. Sources of history, di ba? What are the sources? Primary, no? History, primary and secondary sources. Yung primary sources include documents or artifacts created by witness to or participant in an event. So, yung mismong nandoon, present on that situation. Primary sources may include diaries, letters, interviews, oral histories, photographs, newspaper articles, government documents, poems, novels, plays, and music. No? Maraming sources yan eh. Pwede siya sa mga ano, historical sources can include coins, artifacts, monuments, literary sources, mga Bible, di ba, biblical, documents, artifacts, archaeological sites. It will tell you na, ay pumunta pala rito mga Chino, andito yung kanilang artifacts. Features, oral transmission, stone, inscription, paintings, recorded sounds, images, and oral history. Siyempre, mga videos, it will tell you what happened. Even ancient relics and ruins, broadly speaking, are historical sources. So, marami pinanggagalingan ang primary, secondary, and tertiary. So, maraming ano yan, maraming pinanggagalingan ang history. So, lahat ng mga yan ay, pero yung sinasabi nating history dito, kalimitan ay yung history ng history books, no? Yun yun eh. Kumbaga, kasi si Ambeto Campo, dilawan yan eh. Dilawan yan. Alam mo naman yung mga oligarch. Makaleni yan, mga ganyan. Yan sila, makaleni yan. Kasi nga, mayaman sila. Dito sila sa Praile. Kumbaga, yung panahon ni, ano, ni Dr. Rizal, di ba? Kalaban nila Praile. Kalaban ng simbahan, siyempre. Ang kalaban ng simbahan ay ang mga Marcos. Dati ang kalaban ng mga simbahan ay sila Rizal. Ngayon naman ay mga Marcos. Kaya nga si Cardinal Sin ay panayang paninira kay Marcos noon. Sila yung nagsimula ng mga EDSA revolution na yan. Ano nangyari dyan sa revolution na yan? Wala naman. Sinabi nila mahal daw ang galungong pero mas nagmahal pa nga. Nung sila kore na ang mupo. So, ibig sabihin natin dito, history no? Historical revisionism. Kung aano mo yung history talaga, ay depende yan kung sino nagsulat, bakit sinulat, anong purpose ng pagkasulat, bakit sinulat. At sino makikinabang sa pagsulat na yun. Ganun yun. So, yun lamang po at maraming salamat mga kapatid. Tutuloy ko at may tao, no? Ilan po at maraming salamat sa inyo lahat. Thank you. Please do like and share, no. Ang ano lang natin dito, ang bottom line dito ay depende po yan kung sino ang nagsulat, bakit sinulat, anong purpose nun, na ano ang motibo, purpose nung pagkakasulat ng history, di ba? Para i-manipulate ba ang mga kaisipan ng tao? Di ba? Para ba palabasin na bida si kontrabida? Palabasin na ganito, na masama si Baarte? Para ba palabasin na si Baarte ay kailangan, ano si Baarte ang tawag dito? Ay, si Baarte ano yan? Ano ba tawag doon? Si Baarte ay, ano yun yan? Loyalty check nyo yan. Walang niya ilolot. Eh kayo itong naghudas kay Boss FLM ah. Ako ilo-loyalty check nyo. Okay lang kayo? Ano, mamaya sa pagtalakay na ito, no? Kaya yun ang mga history, no? Hindi naman na, mamaya ho sa live, magla-live ako mamaya, LS. Abangan nyo po at tatalakayin natin
Yung mga nagsasabi ng loyalty, loyalty daw si Baarde. Walang iya, kailan ako bumalik na dito? Kailan ako nagtaksil? No? Bakit? Umanib na ba ako kay Bungo? Ha? Sinisend ko na ba si Bungo? Pag siner ko na yan, pag inano ko na yung mga UTW na yan na bumabalahura, patuloy na bumabalahura kay Boss FLM, sa kanyo ako tanungin ang loyalty check ko. Kung talagang kay Boss FLM ba ako, o sa ibang tao na, o kaya dyan na kay Bungo. Ang kalaban ni Boss FLM ay kalaban ko. Dahil ako ay FLM supporter at hindi pa pwedeng sinisiraan niya ang mga supporter ni Boss FLM. Yet si Bungo ay walang puknat sa paninira, no? Kay sa mga supporter ni Boss FLM. Kaya yan ay sino ba ang lumalaban niya kay Bungo? Para tanungin niyo si Baarde kung loyalty check. Kung kayo hindi lumalaban kay Bungo, despite na binabalahura niya si Boss FLM, at inaano niya yung kaso natin, at binamalay niya yung mga witness, pinaparami niya kahit na isa lang o dalawa lang, pinaparami niya, yung gravity ng mga kaso, marami daw, mga ganun. Kahit dismiss ng mga kaso na pinagpapatong-patong nila doon, ay pinapalabas ni Bungo na hindi na makakalabas si Boss FLM at hindi na rin talaga makakalabas siya. Tapos kakampihan, di ba? The question, sino dapat i-loyalty check? Baka kayo kailangan i-loyalty check sarili nyo, wag si Baarde. Mayayaya naman kayo, no? Yun lang po at mamaya tatalakay natin na mas malalim-lalim yan. Yun lang po, I love you all. Please do, consider subscribing, no? Likes, no? Sa ating, ano. Yun lang po at maraming salamat. Cut it short na kasi may mga bisita.